Our story must be your story. As an OFW, it must be our story. Ladies and gentlemen, watch and be a blessing. Bakit? Alis na ako. Bakit? Punta na ako migration. O sige, teka. Teka, di ba? O sige, sige. Shh, secret! O sige. Ay, naka. Ang sarap ng ganito. Salamat, Lord. Ang ganda ng bahay ng amo ko. Ang laki-laki pa. Happy, happy talaga. Cheche Marjo! Yes, ma'am? Oh. Good afternoon, ma'am. Oh, I just see you're happy. Yes, ma'am, always. Always? Yes, always, ma'am. Can you tell me the reason why you're happy always? Because of my Jesus. Oh, Jesus? Yes, ma'am. Who is Jesus? My Jesus, my Lord, ma'am. Oh, your Lord. Your yes. Jesus, your Lord. Yes. Is it the name of your father, your brother, or maybe your special someone? No, ma'am. Oh. My Lord, my Savior. Oh, so can you explain it to me? Ayun lang. Hindi ko. Ay, naku po, nakalimutan ko. Ay, sorry sa teacher ko sa 101. Nakalimutan ko. Can I explain later, ma'am? Ah, yeah. Okay, never mind. Okay. This girl seems good, but I think something is going to happen to her. I think I have to do something. Maybe. Oh, I will check her personal things. Oh, let me see this. This is her bag. What's this? Oh, a lot of food. Maybe this is the reason why she's happy. You think so? Wow. Yuck. What's this? And this one. Oh, it's Boy Baywang? Oh, ha. Boy Baywang. Maybe I can try this also. And, oh, this one. A lot. And this. Ew. Yuck. And this pork chicharron. Oh, I don't think so. And this one. Oh, this is the CD. ICA. Oh, I have to check this one.
Maybe this girl is watching pornography movies. You think so? Oh, let me check this. Siya po si Marjo, isang kasambahay at masayang naglilingkod sa kanyang mga amo mula sa maraming pagsubok ng buhay, madilim na nakaraan, masaklap na pinagdaanan, nakatagpo ng bawang pag-asa. Hello? Asan ka na? Hintayin kita dito sa corner. Makababa ka? Dito lang ako, ha? Uy, Ti Alice! Saan ka punta? Ah, hinintay ko yung bagong kakilala ko. Bigay ko itong mga clothes, oh. Naku, Tim. Kaya ko lang siya dito sa Hong Kong. Naku, Tim, bait mo talaga. Salamat sa lahat, ha. Kasi dahil sa pangungulit mo sa akin sa pagpunta sa ICA Church, ang daming nabago sa buhay ko. Ah, ganun ba? Ganun talaga. May nagtiyaga din sa akin. Pasa-pasa lang. At saka, yun talaga ang dapat. Saan pala punta mo? Bibili ako ng pagkain, te. At kukunin ko ang sulat sa mailbox. Ah, ganun ba? Kumusta naman ang mga amo mo? Okay lang, te. Laging nagtataka. Bakit daw lagi akong masaya? Tapos, wala si amo, ate. Pumunta ng US. Dalawin daw niya yung nanay niyang may sakit. Sama mo sa prayers, te, ha? Ah, okay. Anong sakit? Ano ba yung sabi ni ma'am? Dysmenorrhea? Uy, ano ka ba? Matanda na yun. Oo nga pala, te. Nagmamadali ako. Bakit? Alam mo naman, te. Grabe yung pagpapala ni Lord. Binigay na sa akin yung password ng wifi at allowed pa akong manood ng TV. May binabangan nga ako, ti eh. Sige, ti, ha? Kita tayo sa Sabado. May klase ako sa FOF eh. Hello? 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 Sharon? Sharon? Naririnig mo ako? Uy, alam mo ba si ano? Alam mo ba na yung nangyari sa akin, di ba? Pasensya ka na sa phone ko. Oo, hello! Wala na yung iPhone ko, narimata. Hindi nga ako makabayad eh. Oo. Alam mo naman yung nangyari sa akin, ano? Nabalitaan mo yun. Oo. Nakikitira lang ako kay Marjo. Naguulat lang ako dito, hindi ko care yung pagbabago nito. Abay, tumatayo ang mga balahibo ko. Akalain mo yun, dati naman, pag nabutan ako ng amo, tinatago lang ako sa cabinet. Aba, ngayon, pinagpaalam pa ako. Dito daw ako mag-stay habang nag-aintay ako ng nag-process baga. Ay, nako. Oo, Sharon, hindi kanila maririnig. Kasi nga, tingnan mo nga, oh, nakita mo yung phone ko? Yan, latest. Pagtiisan mo na, mahalaga nang kakausap mo ako. Nagulat talaga ako dito, pero nagpasalamat ako sa Diyos kasi kahit na ang dami na niyang kaibigan doon sa, ano ba yun, yung sister niya. Alimutan ko yung church eh, dami niya noong friend, pero hindi niya ako pinabayaan. No. Tsaka, dati noon, tumatapyas lang kami ng karne doon sa rib ng amo niya. Ay, ngayon ay hindi. Nagastos na siya. Nabili siya ng pagkain namin. Oo. Oo, pauwi ako mamaya. Sasakyan ko yung mga ano, yung nag-present kanina, yung PAL. Anong airline yun? Promo, ha? Libre kayo. Oo, doon ako sasakay kasi nga, na-terminate na ako eh. Alam mo naman yung nangyari, Sharon. Kasi naman eh, yung pinakilala mo sa akin, ang bait-bait nun. Oo, iniyakan pa ako, Ate Lord, nasa operating table ng nanay ko. Sabi niya, oo, inabangan niya ako sa immigration. Dala ko yung aking kontrata, dala ko may visa. O, anong gagawin ko? Oo, yun ang nangyari. Kaya, tinawagan ako ng kolektor. Sabi niya,
Sabi niya, hindi naman pala totoong namatay yung nanay niya. Nag-apply pala siya sa ibang bansa. Dinala niya yung pera ko! Ay! Teka lang. Tama na. Papanhik na si Marjo. Baka makita niya ako umiiyak. Ipagpipray na naman niya ako. Oo, Sharon. Alam mo, nung isang araw, sumasakit yung tiyan ko. Pumikit siya, hinawakan yung tiyan ko. Tapos, ewan ko kung ano yung sinasabi niya, hindi ko talaga maintindihan. Pero, talagang gumaling. Pero hindi ko inamin. Nahihiya ako. Ha? Si ano? Ano sabi mo? Kinukulong na ang mga chismosa? Hindi naman ay. Kinikwento ko lang naman sa iyo. Oo, tsaka sabi ni Marjo, talagang nagbago siya. Sabi niya, pagbalik ko daw, isasama daw niya ako dun sa, ano bang pangalan ng pastor nila? Hindi yung nagpapautang. Tutulungan daw niya akong magkwinta. Kung paano ko daw mabayaran lahat yung mga utang ko. Ha? Salamat nga pala yung mga stripe bag ko dyan. Alam mo naman ang libangan ko mamili. Oo, yung mga sali-sali ba? Hindi ko pinapalagpas talaga yun. Akalain ko ba namang mati-terminate ako? Ano? Ha? Wala kang tutulugan? Ilatag mo na lang yung mga stripe bag ko itong kasi iba habang matulog. Uy, ito na si Marjo. Wala talaga yung posible sa Diyos. Mula sa madilim na buhay, pwedeng magliwanag. Ang init sa labas. Walang pinipili. Grabe. Ay, may sulat si Itay. Mabasa nga. Talagang tatay mo yan? Opo, tingnan mo po. O, nakalagay. O. Tulungan kitang magbasa. O, sige. Okay lang sa'yo? Sulat mo? Hindi sa'yo, pero tutulungan nga. O, sige. Alam mo namang napakabait mo sa akin, kaya tutulungan din kita. O, sige na nga. O, ano sabi? Gusto ko rin pabalik yung kulay ng hair ko ba? O, sige. Ganda, no? Ganda nga. Golden. Golden. Golden age. Hindi. Dearest Marjo, anak. Tatay mo nga. Oh, tatay ko. Siya yan, te. Siya nga ba to? Anak Marjo, salamat sa padala mo noong Father's Day. Bait. Oh. Yun yung pinamili natin noon. Pero alam ko nagtitipid ka na eh. Oo nga. Ano yun? Labo naman kasi nang siguro nanginginig na yung kamay ng tatay mo. Oo nga eh. Tapos, ito. Anak, uma-attend na din ako ng church. Teka, ibaba natin kasi hindi makita sa picture. Oo. Pa-cute tayo. For the record. Anak, makinig ka. Uma-attend na din ako ng church. Katulad ng iyong sinabi. Mabait ang pastor doon. Pinapaloap ako. At ipinapanalangin. Pastor. Katulad din ng ipapakilala mo sa akin. Okay. Siya yun. Okay. At ano yun? Uy. Anak, may nakilala akong sister doon. Wow. Ang tatay talaga, nagmamalasander. Nakakita ng Agnes? Oo nga, pumuporever! Tika, anak, nandun sa sub... Binulsa mo na ano? Wala, may picture wala daw si dito. Sister eh. May picture. Sabi niya, may picture. Oh, ito. Picture. Oh, yan lang, kung bakit yan. Oh, sige, nalagyan. Ayun o. Ang ganda ng nanay ko. Siya yun! Nakita mo, te? Di ba, te? Ganda? Ganda ba? Gusto mo siyang maging, ano? Okay na din. Okay na. Okay, ano? Okay, ano? Okay. Talagang mahihintap si tatay! Sige na! Teka muna, ha? Ano? Usapan tayo, ha? Oh. Habang nanonood tayo, huwag ka munang magpipray. Bakit? Huwag ka rin munang magdi-devotion. Tapusin natin yung papanuuri natin. Sige. Yung remote ni Amo, dito na lang ako upo. Ayun na remote. Remote ba yan? Remote. Ito na, manood na nga tayo. Remote. Oh.
Magandang hapon po, mga hurado. Pang isang dosena ang salib po namin ito, pero sa kasamang palad, di po kami pinalad na manalo. Pero di po kami sumusuko. Dahil lang manalo, winner-winner lang yan. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to take the say the things he truly feels. In other words, the one who kneels. The record shows I took the blues and did it my way. Tubig. Ha? Tubig? Wala ko nadalang tubig. Hindi ako preparado. Okay. So, partner, it's my turn? Okay. Bago po ang lahat, magpapakilala po ako sa inyo. Ako po naman po si Mami D. Ano na nga pala yung kakantahin ko, partner? Nakalimutan ko na eh. Ay, ewan ko sa'yo. Ah, sandali. Ewan ko sa'yo. May dala pala ako rito eh. Ah, ito. Alam ko na. Reeking Bull ang pamagat. I came in like a reeking bull. I just closed my eyes in swan. Sensya na, di ko kasi memorize eh. Kaya nagdala ako ng leakage ko. Let me crouching in a blazing fun. All you ever did was lick me. All you ever did was lick me. Exercise tayo tuwing umaga, tuwing umaga, tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga upang ang katawan natin ay sumigla. Mag-exercise tayo tuwing umaga, tuwing umaga, tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga upang ang katawan natin ay sumigla. Bye.
Walang kaalam-alam si Marjo na yung mga CD ng ICA na kanyang itinago ay pinanood pala ng kanyang amo. Yung mga preaching ng ating pastor na kahit hindi niya naintindihan ng iba, ay nagtiyaga siyang panoorin ito. At dahil doon, nasagot ang kanyang mga katanungan. Kalaunan, siya ay naging anak ng Diyos. Tinanggap niya ang Diyos sa kanyang buhay. Habang si Marjo naman ay nagpapatuloy sa pagdalo sa ICA. Ayala na kayo guys, mag-practice na tayo. Oo, tayo alam mo, nakita niyo ba yung bisita natin kanina? Oo, kanina. Kanina daw, employer daw yun ni Marjo. Alam mo ba, alam mo ba? Dati daw yung ano, Miss Hong Kong. Oo, kaya nga. Hello, welcome. Cultures. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Talaga? Hatid mo na siya sa taas, parang na-fellowship na pastor. Baba ka, practice tayo, Majo. Done.
Now ay masumpungan mo rin at maranasan ang tunay na pag-ibig ng Diyos gaya ni Marjo, ng kanyang amo at ng kanyang mga kaibigan. Marami pong salamat sa inyong panonood. Naway napasaya namin kayo.